Maayong aga po sa inyong lahat. Budburan natin ang mas marami pang pampasaya ang ating Biyernes. Tama ba, Des? Oo naman, Gretchen. Ito nga, ang buena mano natin dyan, ang Pinoy Pride talent na ating bisita na hinahangaan sa kanyang pagtatanghal. Katulad na banggit mo kanina, gamit lang yung buhangin. Napaka-Pino. Diba? Sa kanyang galing at husay, hindi na nga nakakapagtaka. Na? Nakapagtataka! Kung tawagin siyang ultimate talentado. Yan, yeah. The OG! Palakpakan para sa ating ultimate talentadong Pinoy at world champion, Joseph the Artist! Good morning, Joseph! Parang nakita namin kanina, ano ba yun? Mayon Volcano, Taal Volcano. Walang smug, so baka... Nakita namin, ano ba yun? Mayon Volcano. Parang tayo nag-tour ng Pilipinas eh, di ba? Dalawang minuto lang yun. Doon na po yung mga nakita namin. Ano pa yung drenowing? Yung una po kasi ano, Boracay. Yes. Tapos sunod yung windmill. May agila pa ba? Sa agila po. Tapos yung hagdan-hagdan pala yan. Biglang may agina dyan eh, no? Yes, apo. Sa Visayas, Mindanao talaga. Nabanggit natin kanina, ultimate talentadong Pinoy. Pero para dun sa mga hindi pa nakakakilala sa'yo, bakit mo ba naisipan itong Sand Art, Joseph? Bali doon sa kwento ko talaga sa talentadong Pinoy. Dati na kasi akong artist talaga. So, nung naging biktima kami ng Bagyong Undoy, so ginamit ko yung mga buhangin na nakita ko nung paghupa ng baha. So, ginawa ko siyang art. Oo, ang galing. So, ibig sabihin kahit ba anong buhangin pwede namin gamitin dito for sand art? Actually, hindi po lahat ng buhangin. Okay. Yung syempre, dahil wala pa naman akong kakayan bumili ng mga buhangin na magaganda. So, yun yung una kong ginamit. Mm-hmm. So, syempre, pag ginamit mo yung maalikabo. Pino ba? So, eto, anong buhangin ito? Bali, sand desert po. Sand desert. Yeah. Yeah. Actually, parang kasi yung lambot ng Boracay sand, no? Oo. Parang yung pagka ginagawa mo, napakadali lang eh. Apo. Paano mo naaral yung ano, yung mismong itsura ng mga lugar na, ano ba tawag dyan, pinipinta mo? Pinipinting po sa painting, gawa painting sa painting pa rin ang tawag dito. Paano mo inaaral yung mga obra mo? Inaaral ko po yan kapag, depende po din sa ano eh, sa mga topic na, kunyari, mga event na dadaluhan ko. Mm-hmm. So, depende din sa gusto nila. Aaraling ko talaga. Parang ang bilis mo rin eh. Yung nakakatuwa. Parang kabisado mo eh. Saka yung transition, yung parang hindi ka nagsasayang pag andyan, kunyari may image dyan, hindi mo uubusin, gagamitin mo pa rin, papalitan mo na ng konti. Yes, opo. So yun yung talent eh. Sinalage nga ni Mami Chiki kanina to si Joseph eh. Ang galing nga, ang galing! Tinugtugan ko lang siya isang simpleng kanta. Aba, nakapagawa na ng story. I think ultimately, Joseph, isa kang storyteller. Yes, ako na yun. Ang galing. Parang Joseph the Dreamer. Pero matanong ko lang, paano ba, kung sa mga gustong magsimula sa ganitong pagpe-painting, paano ba yung proseso? Kailangan po kasi dito, mahal mo yung ginagawa mo. Eh. Mm-hmm. So kapag kahit nasabihin mo na yung kine-claim mo na isa kang artist, pero hindi mo naman mahal yung ginagawa mo,
hindi ka rin makakabuo ng isang ibig sabihin yung creativity. Kailangan yes, opo. Kailangan yung imagination mo malawak. Galing sa loob yun eh. At yes, opo. Nagaling sa isip at puso. Hindi si Justin mabubo. Parang gustong-gustong subukan eh. Oo. Kanina ko pa nakikita ka eh. Parang subukan ni Justin eh. Isang subok pa lang. Meron may volcano na tayo. Meron dito, mabilisan. Paano ba? Oh, wala na tayo sa amin. Oo. May nakikita pa yan. Ano makikita niyo? Ano pa pwede gawin? Pinakamadali. Turo mo nga sa amin. Pinakamadaling gawin po yung ano, ibon. Ibon. Okay. Ibon. Oh. Gawin natin. Paano nga? Paano nga gawin natin? Kaya mo ba gawin ng ibon in 10 seconds? Okay. Ah. Kahit po 1 second. Kahit po 1 second. Second. Pabigyan natin ng ano. Kaya nakatuto. Ganun. 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 Countdown kami in 5, 4, 3, 2, 1, go! Ibon! Ibon! Ang galing! Ang galing! Kaya ka! Ayan, ha? Kaya ko ba yan? Sus! Kaya ko ba yan? Ito! Ready? Ready? Countdown, ha? Countdown! Sige, sige, sige! Countdown! 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mythical ibon po yan. Na, okay. Oh, sa ibon, ano pa po yung mga madaling gawin? Oh, yan. Yung tatahanan na. Tatahanan na. Ibon po okay. Pero yung pinakamahirap gawin. Oh, game, game. Yung nakikita kasi mo yung nakita nyo po ay silhouette, silhouette lang ng malayo. Mm. Eh. Oo, tama. So, ito naman yung malapit. 10 seconds. Oh, game, game, game. Sige, sige, sige. 10? Sige po, pwede rin. Oh, game, 10. Hindi natin kung kaya. 10. Uy! Ready? 10. Pabaliktad naman. 9. 8. 7. 6. Nakita niyo yung kamay niya. Oh, yung kamay niya. 4. 3. Ang galing. 2. Jessie, yung ginawa ko. Yung pa yun. Jessie, yung ginawa ko kanina. Ginulang ka lang ng buhangin. Ginulang ka lang ng buhangin. Nakakatuwa kasi kabisado niya yung hulma ng kamay niya. Kulangan 10 seconds. Hindi umabot. Ganun lang. Grabe. Late pa nagsimula yun. Oo nga eh. Nag-isip pa lang ako. Relax na relax lang siya. Pero bago mo makuha yung ganito, ano, mga, pag naiisip mo lang ba yan sa utak mo, tapos na ilalagay mo na dyan, o nagpa-practice ka rin? Bali, pinapractice ko din po yung mga bawat gagawin ko. Kasi kapag kailangan yung gagawin mo, may pagmumulan eh. Kumbaga parang hindi ka kagaya kasi sa papel, pag dinrawing mo siya, dinaanan mo, pwede mong daanan ulit. So ito kasi kapag dinaanan mo na, at dinaanan mo pa ulit, mabubura yung unang image na ginawa mo. Hindi, kung wari nagkamali ka, di maglagay ka lang ulit. Oh, pwede ba? Pwede ba? Parang i-doctor? Ganyan. Pwede rin. Pwede rin. Interesting sa kanya, sinasamahan niya lagi ng musika. So ano ba yung nauuna? Ginagawa mo ito o yung musika, tapos musika muna o itong sand art mo? Bali, sabay po. Sabay. Kung ano po yung beat ng music, yun din yung beat ng pwede mo ba kaming gawa ng ano? Good morning, kapatid. Ayan, game. Sige nga, makita nga natin. Wow. Gano'ng pagaling music? Lagyan natin Joseph, ng music. Fire natin. Masayang music. Good morning, kapatid. DJ. Ayan na. Game. DJ. Grabe, memorize sakto. Niya. Oh. Walang pinagtitingnan. Wala, hindi siya tumitingin. Hindi siya tumitingin. Ang galing, ano? Galing, ano? Ay, may photograph. May pag-memory na si sir. Ay, oh, ma. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Palakpakan naman natin. Uy, promise, wala siya tinitignan. Uy. Wow! Napakagaling. Ano walang mali, ah? Tama. Pag ganyan, kailangan pala magaling ka sa spelling din, ah. Kung sakasakali, sa mga ano, gustong makontakt po kayo, magpaturo, o kumbaga, ay maimbitahan kayo, saan po ba pupunta? Bali, punta po kayo doon sa aking page na, ayan, Joseph the Artist. Joseph, ayan, the, Joseph Artist. The Artist. Yung TikTok ko po ay Joseph the Artist. Tapos yung page ko po ay The Supreme Sun Artist. Ayun. At andyan din ang kanya mobile number ha, para sa mga interesadong kunin si Joseph sa mga events. Pwede ka ba, Joseph, mag-venture sa parang ano, tutorial, tuturuan mo yung mga mag-workshop? Actually, ginagawa ko din. Ayun ang maganda para sa mga kids. Naku, ang daming nanonood ngayon dahil nasa bahay. Kaya maganda dito, Mami Chiki. Hindi mahal. Oo nga. Para makapasok sa ganito, no? Tama. Ng creativity. Katulad po niya, yung buhangin lang sa labas ng bahay, yung ginamit niya. Oo. Pagkatapos ng isang trahesa. Oo. Maraming salamat sa pag-share ng iyong talento sa amin, Joseph the Sun Artist. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.